So, what's up, mga katambay? So, meron tayong bagong i-share ngayon. Paano nga mag-build ng emergency fund? At para saan nga ba yung emergency fund? Saka anong value ng emergency fund? So, para saan nga ba yung emergency fund? So, kung naka-budget yung pera mo, tapos sakto lang pera mo, wala kang nakalaan para sa emergency mo. Diba? May nangyari, nasira yung tubo ng tubig nyo. Ganyan. Tapos nabara yung inodoro nyo. Yung mga ganyan ba? Na kailangan ipaayos. Yan yung mga emergency. So, saan ka kukuha ng pera? Diba? Saan ka bubunot ng pera? Yan yung pinaka-value niya. Kumbaga, ayun yung pinaka-pitaka mo. Saan mo siya kukuhain? Kasi kung kukuhain mo siya dun sa naka-budget mong pera, masisira ang budget. Diba? Yan ang mahirap dun. Since naka-budget na siya, wala kang paghuhugutan ng pera. Masisira ang budget natin. So, importante yung meron tayong emergency fund. Diba, income, then babudgetin mo. Tapos, yun nga, ang next dapat nun, meron ka nang nakalagak na binibuild na emergency fund. So, doon ka kukuha ng pera para doon sa mga hindi inaasahang pangyayari. O kaya, hindi inaasahang gastos. No? Hindi mga add to cart. No? Emergency. Diba? Para sa mga emergency nating mga pangangailangan. Say for example, may sasakyan ka, nawala yung na flat. So siya, emergency yun. Tapos kailangan palitan yung gulong. Okay, yung baterya. Yan, yung mga emergency, yung mga hindi mo inaasahan. Siyempre, yung pera natin naka-budget lang eh. Diba? Naka-budget lang na say for example, ang income natin sa kada buwan, 10,000. Tapos ang expense natin 8,000, no? So, meron tayong natitirang 2,000 na para may build natin yung emergency fund natin, no? So, itatackle din natin yung pag-budget natin yan. So, kung importante rin kasing na-track natin yung mga expenses natin eh. Siyempre, ngayon, dapat maging practical na tayo sa pag-handle ng pera natin. Tulad ngayon, pandemic. No? Nakataon talaga ito eh. Ito yung mga season ng realization na dapat pala naging handa tayo. No? Importante na handa tayo, lalo na sa paghawak ng pera. Siyempre, lahat naman tayo nabigla. So, dati, ang ang length nung pag-iimpok para sa emergency fund, parang from 3 to 6 months. So parang ngayon, dapat pala isang taon na. No? Dapat ang iniimpok mo para dito sa emergency fund na to is 1 year. At least meron kang 1 year na hawak na pera na pwedeng mag-sustain sa'yo ng isang taon. No? So, ang kagandahan din na alam mo kung ano yung value kasi nung emergency fund is, say for example, nawalan ka ng, kung ikaw, empleyado, isa lang yung income stream mo, isa lang yung pinagkukuha mo ng pagiging empleyado. Say for example, tulad ngayon, marami nawalan ng trabaho. Okay, minsan naman, hindi ka able na nagasakit ka, hindi ka able na makapagtrabaho. Siyempre, kung walang pumapasok na pera, ang next option mo lagi, mangutang na lang. Kasi siyempre, hindi ka handa eh. So, kung meron tayong emergency fund na pang isang taon, at least, kampante ka. Hindi ka masyadong mai-stress. Hindi ka worried na
yung hindi kasi pwedeng nag-iipon ka na nag-iipon eh, nang walang ano nga, yun nga yung last video ko, yung goal, kung wala yun. Ito yung pinaka-blueprint lang to eh. Yung pinaka-blueprint nung pag-attain ng goal na yun. No? At least kung alam mo na, kailangan pala, binibuild ko muna tong emergency fund na to bago ako pumasok sa mga next. Ito yung mga ano eh, unang para mga baby step. Yan. Bago ko pumasok sa real estate, bago ko pumasok sa mga stocks na yan. Ang kaibahan kasi ng savings sa iba pang, kasi for example sa real estate, hindi mo naman kagad mo, kunyari may emergency ka, kasi kailangan mo agad ng pera, tapos nakalagak sa real estate ng pera mo. Hindi mo naman kaya kagad na may benta yung real estate na yun eh, overnight. Diba? Sa kayang kunyari nakalagak sa yung pera mo sa equity yan, sa stocks, what if bagsak ang market, tapos kailangan mo na, no? Eh ang kagandahan nun kasi ang naka-expose yun sa ano eh, sa mas mataas na risk compare mo dun sa savings. Yun ang kaibahan niya talaga eh. Ganun siya naka-design. Kaya yun ang kagandahan ng at least may nakalagak na pera muna sa savings, which is ang goal is emergency fund, bago tayo pumasok sa iba pang mga investment vehicle. Siyempre, hindi ko naman sinasabi na huwag kang mag-invest sa real estate. No? Ang pinapoint out ko lang is bago ka pumasok sa kung ang real estate naman na i-investan mo is mag-create ng another source of income, why not, 'di ba? Pero kung hindi mo ma-set 'yon, tapos napasok agad sa real estate, mas much better na meron kang naka-set na emergency fund. So, ayun lang yung point na gusto nating i-den. Mga ano na 'yan. Siyempre, ano ba yung dapat ko sabihin sa inyo? Dapat i-build niyo muna yung emergency fund niyo. 'Di ba? Diyan kasi yung pinaka-spare tire natin eh, na pwedeng paghuhugutan kung may mangyari, may emergency. Saka dapat ang definition ng emergency ah, ang emergency hindi yung pag napunta ka lang sa mall tapos nakakita ka ng magandang damit, hindi yung emergency ah. No? Kapag emergency. So paano mga ba 'to i-build? So first, dapat ma-determine mo kung magkano yung expense mo per month. No? Isulat mo. Magkano ba yung bill? Kung magkano yung ganito. Doon tayo papasok sa budgeting na yun. So, ibang video naman na yun kung sa budgeting. So, kung magawa mo man yung budgeting na yun, tapos kung ano man yung maisusubi mo, yun yung pang-build mo ng emergency fund mo. No? Dapat ma-determine mo muna yung expense mo. O, tulad nung example ko kanina, may 10,000 ako kunyari, income mo kada, para basic na lang, madaling imat. So, 10,000, income mo. Sinulat mo ngayon, mama. Ang ano ka pala, ang per month ko palang expense, 8,000 pala. So, ngayon, may number ka na yun, 8,000. So, yung 8,000 na yan, i-times mo lang siya sa 12. So, 8,000 times 12. So, meron ka ng 96,000. So, at least, meron ka ng isang taon na kampante ka na meron kang inaalaw sa sarili mo na palugit na makakuha ka pa ng another source of income kung mawala man. Meron naman akong isa na eh. Emergency fund na 1 year. Diba? Yung nakangandahan nun. At least may number ka na. Kung mag-iipon ka man, hindi yung nag-aalkansya ka lang. Ayan, may ipon naman ako dyan. Pero, yun nga. Wala yung goal, wala yung mga ingredients eh. Diba? Saka kung magkano yung dapat mong, ito, kunyari, kung di mo naman kayang
bunuin muna yung 96,000. Pwede namang i-short-term goal mo muna. Pwede yung gawin mo muna. Ah, dapat makabuo muna ako ng pang tatlong buwan. So, 8, tatlong 8. So, 8, 16, 24. So, unang step. So, kailangan dun sa excess na 2,000 ko, makabuo muna ako ng 24,000. So, at least, nakikita mo yung progress mo. Wah, nakuha ko na yung 24,000. Meron na akong tatlong buwan para sa sarili ko na emergency fund. Diba? So, ngayon, pwede namang hindi na gradual lang, at least nakikita mo rin yung progress mo. So 24,000, another 24,000 hanggang sa buo mo yung isang taon na yun. No? So yun na yung queue. Once na matapos mo na yung 1 year na yun, pwede ka nang sumabak sa iba pang mga investment vehicle na yun nga. Ayun, ang tanong pa nga pala, saan ko ilalagay yung 24,000 na yun? Yun. So, yun. Doon na mapasok yung investment vehicle na savings. Yan. So, hindi mo talaga pwedeng isang, tulad nga nung nakaraang video, hindi mo talaga pwedeng ikumpara yung savings, yung nasa ATM natin, sa bangko. Kasi, maliit nga lang kasi yung ano niya eh. Maliit lang yung interest niya eh. Wala pang 1%. Di ba? Wala pang 1%. So, pag sa tulad niya na sinabi ko na nakaraang video, pag may nagsabi sa'yo, sayang lang yung pera mo dyan sa ano na yan, sa savings mo na yan. Eh, kung ilagay mo sa ganitong investment. So, hindi akma. Doon na mapasok yun. So, kasi, kaya ako nilagay siya sa savings, kasi nga, madali siyang kuwain. Saka binibuild ko kasi yung emergency fund ko eh. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa akin na ibigay ko agad, doon ko ilagay kasi nga mataas yung potential niya. Kasi sa savings, hindi siya exposed sa risk. Diba? Kumbaga, ang pinaka yung downfall niya lang is yung inflation rate. Pero, at least, nagagawa niya yung purpose niya. Na kung saan, madali mo siya makukuha anytime. No? At least kung may ATM ka. Diba? So, importante rin na meron ka rin cash on hand. Kasi baka merong yung mga malapit sa inyo, yung mga ATM, walang, kumbaga, offline, ganito. So, importante rin na within that 24,000, say for example, meron kang 3,000 na on hand, tapos yung 21, nandun na sa ano. Tapos nakaplano pa rin, kung kailanganin mo, ayun, 3,000. Yung 21,000 nasa ATM, kung hindi man maano. No? Ang ano rin, kung nakapassbook din, mahirap din talaga kung nakapassbook. Kung kailanganin mo kagad. Minsan, hassle pa. Di ba? Maganda rin talaga yung, convenient rin talaga yung naka-ATM. So, meron din namang mga ano na ngayon, digital bank. Ito na yung tingin kong future ng ano natin eh, ng banking system natin eh. So, kung masesearch nyo rin itong ING, CIMB, yung Tonic. Actually, mataas yung interest rate na itong mga ito. Eh, kasi syempre, nag-uumpisa pa lang. Kapag pinupush nilang magkaroon ng pondo, mag-deposit yung mga tao. So, itong Tonic na to, nagbibigay sila ng 5%. Ano eh, mas mataas pa nga sa money market, saka time deposit eh. Kung makapagbigay na interest eh. 5% eh. Per annum. Tapos yung iba naman, naglalaro sa 2.5%, 3% to 4% yung bigay na interest sa mga startup na digital bank. Sila yung mga wala talaga physical na banko. At least, kumbaga, hindi na sila nangungupahan, hindi na sila ito. Kasi yung lahat online na yung transaction natin. No? Actually, nakapag-open nga ako ng ano eh. Kung hindi ka rin makalabas, wala ka pang ang, kumbaga, old school pa rin yung pag-i-impok mo, nag-alkansya, nagaganito. Mas ideal na talaga nasa savings account siya. Actually, nakapag-open kami ng savings account sa cellphone lang. Yung Union Bank. So, may kasama na rin siyang ATM. Papadala dun sa bahay nyo. More on, picture-picture ka lang. Pasa ka lang ng mga anang ID. Tapos, makakapag-deposit ka nga dun ng check eh.
ng ano eh, nang hindi ka pupunta sa bangko na na-try ko na rin eh, na makapag-deposit ng cheque eh, sa cellphone lang. So ayun ang tingin kong ano eh, future ng banking system natin. So at least dapat mag-grasp na agad natin yung change. So say for example yung ano natin, yung 6 months natin ilalagak natin sa savings, which is kung sa example ko no, 24 saka 24, 48,000. Yung 48,000 na yun na savings. Tapos pwede mo na yung another half iligay mo na muna sa money market. Iatakal din natin yan kung ano yung sa money market. Pwede kayong magtanong sa bangko kung paano ilalagak yung pera mo sa money market. Kasi kung ikukumpara mo yung interest rate niya sa savings, mas mataas na konti. Pero yung liquidity, kasi yung kailangan natin eh. Madaling makuha kasi nga pang emergency. No? Since kung nasa ano ka, kung pwede mo ring 6 months natin, yun na savings nga. So yung pangalawang another 3 months natin, ilagay natin sa money market. Yung another 3 months natin, ilagay natin sa time deposit. Meron naman mga time deposit na ang holding period parang isang buwan lang naman eh. Eh naka-stretch naman tayo na isang taon eh. So at least 'yon, maset mo na yung nag-stick na tayo dun sa example na 'yon, no? At least may number ka na. Yung 96,000 na 'yon, once na ma-reach mo na 'yon, at least nabuo mo na 'yon. At least nabuo mo na 96,000, pwede ka na mag step 2. Kung ano ba yung mga dapat nating i-accomplish sa finances natin. So sa tingin ko ito lang, yun lang, dapat mag-grasp natin yung importansya niya, no, yung value niya, na kung saan kung dapat naka ano tayo, one step ahead tayo lagi. No. At least syempre din marami tayong natutunan ngayon eh, 'di ba? Sabi ko nga, season of realization ngayon eh. So dapat ina-anticipate mo na paano kung mangyari uli ito. At least kung mag-bounce back uli yung Pilipinas, sana naman, no? So, pagka-bounce back, so sana ito na yung maging reset button natin, no? Meron tayo yung direction, saka alam na natin yung mga dapat natin gawin.